Maingay ngayon ang mundo ng social media tungkol sa hamunan sa basketball. Terrence Romeo at Calvin Abueva bumuwelta at hinamon ng dalawahan sina Rendon Labrador at ang kapatid nito. PBA Moto Club ikinakasa ang laro laban sa Mavs Phenomenal Basketball. Coach Mavs may sagot, at ang ugat ng hamon ng Mark Pingris at Rendon Labrador. Bago tayo magpatuloy mga idol, pa-subscribe sa aking YouTube channel, One Knows TV. Matatanda ang nag-umpisa ang lahat ng ito nang mag-post sa kanyang Facebook account itong si Rendon Labrador na parang tinutukoy nito ang laro ng Gilas Pilipinas na nakakaranas ng sunod-sunod na talo. Sabi dito, hindi tayo mananalo sa paawa effect, na hindi naman ito nagustuhan ni Mark Pingris at hindi nito napigil ang hamaonin ng 1v1 sa isang Facebook comment. Naagad namang sinagot ni Rendon na baka daw nagkamali ng hinamon itong si Mark Pingris. Nakinainis naman ng mga taga PBA Moto Club member at ilang PBA player. Yung guy na yun, kung sino yung hinahamon niya. Yung ano, isang legend na hinahamon. Pwede natin siya, Rendon. So, I mean, we're here to build each other up. We're not here to take each other down, so I don't like it. Yeah. We gotta cheer him on. If he's our guy, he's our guy. Guys, may kumakalat na trending ngayon. Yung Pingris namin, member ng PBA Moto Club, hinahamon. Parang masasabi mo din sa hamon na sa kanya? Ano, condition ba yun si Ping? Dumadang pa yun eh. Oh. So talo. Matatalo yung kalaban. Hindi naman marunong mag-basketball yung humahamon sa kanya. Pag doon sa humahamon kay Pingris, kahit isang angulo, hindi ka mananalo ng basketball kay Pingris. Dahil yung Pingris ay pinapadala na ng Pilipinas yan sa Gilas. Puso. Oo, puso yun eh. Hindi ka karapat dapat palagan. Yun lang ang masasabi ko kay Pingris. Grabe! Parang ka lumaban sa layon. Tapos siya ay aso. Ano lang, pusa. Ang the PBA Moto Club's vlog! This is Tila Lababo. One of my favorite teammate. I'm a legend of UST. Japin Tagalar, also my favorite teammate. Nakawirong tuloy siya, sorry ah. Okay, so, go. Gaps. Ayan na. Ang question. Ikaw, Hababs. Ano nga sabi mo dun sa binu si Coach Chot Reyes? Ano ah, siyempre dapat hindi binu si Coach Chot Reyes. Okay. Kasi, siyempre, huwag din natin kalimutan yung dinala ni Coach Chot Reyes yung Gilas Pilipinas sa World Cup. Kaya nga, 20, siya din yun eh. 13 yan, gap, di ba? Siya nga rin yun. Si Coach Chot din yun, di ba? Against South Korea yun. 14, first win in like 18 years. Against Senegal. Mm. Kayo din yun, di ba? Kasama si Pingris nun, di ba? Okay, dito. Okay. Huwag natin gagawin sa ating kapwa Pilipino. Instead, support na lang. Support, saka syempre, pag-pray natin. Pag-pray natin yung success. Kasi isa tayo eh. As one tayo. Panalo ng Gilas, panalo natin. Dugong bughaw. Yung guy na yun, kung sino yung hinahamon niya. Yung ano, isang legend na hinahamon niya. Bago ka dumating sa level ni Mark Pingris, ang dami mo lang pinagtaanan. Lahat nakita mo lang. Rendon. Si Rendon. Siyempre, kasi maganda yun mag-apologize din si ano. Si Rendon kay Kuya Mark, di ba? Sabi daw, si Rendon daw, binabas si Coach Chot. Tapos pinagtanggol ni Pingris, si Coach Chot. So kaya doon nag-start yan. Ngayon, hinamong ni Pingris. Eh pumalag to. Sabi ko, dapat di ka pumalag. Kasi hindi naman ibig sabihin malaki ang katawan, magaling na mag-basketball. Di ba gusto mo bahay mo? Oo, bubuhatin ni Mark yun. So, gusto mo bahay mo? Kahit nakasakay pa yun. Oy, Rendon. Itong, pag natuloy ang laban nyo ni Pingris at ikaw, si Rendon, ang pupus na ni Japet, bahay. Ang panalo niya lang, kotse mo. Okay? Itong si Japet Aguilar ay soon member ng PBA Moto Club. Yeah. Abangan nyo. Abangan nyo. Dahil yung mga basketball player na naglalaro, hindi pa na. Okay? So, room kami ni Japet. Abangan nyo. Ay, Japs! Mapapalaban din pala kami sa Mavs Phenomenal. Okay, so... At ito nga mga idol. Speaking of PBA Moto Club, ikinakasana ng PBA Moto Club ang laro nila kontra sa mga batang miyembro ng Mavs Phenomenal Basketball. Yung Coach Mavs nila, ini-scholar nila yung mga kabataan na may potential. Tapos inadala ni Coach Mavs sa mga school, sa mga teams, and everything. So maganda yung project ni Coach Mavs. Magkakaroon ng exhibition game yung PBA Moto Club. Pangan nyo yan.
PBA Moto Club versus Mads Phenomena. Iting ang game na yan. Maganda yung program niya, maganda, no? Maganda, saka magaling magturo sila, Coach Mads. Coach Mabs ng Mabs Phenomenal Basketball sumagot na nga sa hamon ng PBA Moto Club. Marami nagko-comment sa atin. Gusto daw na ilabanan natin yung Mabs. Natatakot daw ba kami? Ang tanong dyan, kaya nyo ba? Send nyo lang yung location. Anytime? Anywhere? Anywhere. Kami naman andito lang naman kami. Papalagan ba namin? Okay, so ito na yung sagot namin. Sa pagkakataon na to, yung professionalism side ng Mouse, mas madadagdagan, di ba? Pero dala-dala nila yun na kami, we're on the process of learning and masaya kami actually. It's a win-win situation for us na, kumbaga, whatever the result ng laro, yung matawag ka, ma-call out ka ng mga legends ng PBA, kumbaga, panalo na yun. Kahit tamba ka nila kami, panalo pa rin kami, hindi sila mananalo sa amin. PBA Moto Club, I'm sorry, pero hindi po kayo mananalo sa amin. Kasi yung the fact na makaharap namin kayo, panalo na kami. Yeah! Lang. Hindi tayo magpapatalo. Lalaban tayo. Yun na nga mga idol. Parang matutuloy na nga ang laban ng PBA Moto Club kontra sa mga bagitong player ng Mabs Phenomenal Basketball. Samantala, Terence Romeo at Calvin Abueva hinahamon ng 2-on-2 si Narendon Labrador at ang kapatid nito. Nagawang mag-post ni Terence Romeo sa kanyang Facebook account at hinahamon ang magkapatid na mag 2-on-2 kasama nito si Alvin Abueva dahil nayayabangan na itong PBA player sa mga pantitira nito. Sa mga Gilas player at sa coach na si Chot Reyes. Ano sa tingin ninyo mga idol? Papalag kaya ang magkapatid? Payagan kaya ng San Miguel Management ang dalawa nilang manlalaro? Paki-comment lang ang inyong mga reaksyon sa baba.